Nandiyan na yung ating kasamahan na si Dennis Dato na doon po nagre-report tungkol sa plebisito na ginagawa po dyan sa Calaca, Batangas. Uli na natin ang ating kasamang si Dennis Dato. Dennis, good morning. Good morning, Henry. Kahit masama ang panahon ay nagsimula nang dumating dito sa mga polling precincts sa mga eskwelahan dito sa Calaca, Batangas ang mga residente para bumoto sa isinasagawang plebisito. Ang pagbobotohan, Henry, ay kumpayag ba mga residente na gawing lungsod ang Calaca na ngayon ay isang first-class municipality dito sa unang distrito ng Batangas. Alas 7 ng umaga nang magbukas ang mga presinto at tatagal ang pagboto hanggang alas 3 ng hapon. Mano-mano ang pagboto kung saan ay isusulat ng mga botante ang sagot na yes or no o oo o hindi para sa tanong na kumpayag nga ba na gawing lungsod itong Calaca. Bagamat maulan niya yon, umaasa si Mayor Nas Ona na magiging maganda ang voters turnout at marami ang papaboto sa yes para maging lungsod itong Calaca. Mahigpit ngayon ang seguridad dito sa Calaca kung saan ay nakakaalat ang nasa may 300 pulis at mga sundalo. Mahigpit ding ipinatutupad ang liquor at gun ban. Ang plebisito ay upang pagtibayin ang Republic Act 11544 na nag-aatas na gawing lungsod ang Calaca na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong pambuwan ng Mayo ng nakaraang taon. Bagamat puspusan ang pagsusulong ni Mayor Ona na maging lungsod ang Calaca, puspusan din naman ang kampanya ng No to Cityhood Coalition. Ang kanilang katwiran ay hindi pa nga daw handa ang Calaca para maging lungsod dahil kulang pa mga infrastruktura, kaya ng mga public hospital, public schools at maayos na kalsada. Pero ang sagot dyan ni Mayor Ona, kung magiging lungsod ang Calaca ay lalaki ang national tax allotment at mapapabilis ang pag-unlad at maraming serbisyo ang mas maibibigay. Kung mananalo ang yes para maging lungsod ang Calaca, ay ito na ang ikalimang magiging lungsod ng probinsya ng Batangas, sunod sa Santo Tomas City, Lipa City, Tanawan City at Batangas City, Henry. Okay, so kumusta naman yung turnout, Dennis? Dahil sabi mo nga, magdamag yung pag-ulan dyan, kumusta naman yung pagtungo ng mga tao dyan sa presinto? Ito, bagamat nagbukas na yung mga presinto, bagamat may mga dumarating na hindi naman galon kadagsay pa yung mga tao, pa konti-konti pa lang yung mga dumarating kasi mahaba pa naman ang mga oras, pero may mga ilan tayo nakausap yung mga no to cityhood. Ang ilan sa kanila nagsabing no ang kanilang boto ay hindi na daw pupunta dito sa mga polling precincts para bumoto kasi talo din naman daw. So pero ang sabi ng mga ng COMELEC ay mahalagang pumunta pa rin sa presinto, bumoto para malaman yung kanilang sentimento kung yes ba or no, Henry. So ang sinasabi ng mga tao, at least yung side ng mayor na gustong gawing syudad yung Calaca, Batangas, dadami yung pondo, at pagdami ng pondo meron ng pangtustos sa mga infrastruktura para matustusan yung pag-unlad ng Calaca. Pero ayaw ba ng tao yun? Mukhang meron pa rin nag-o-oppose dyan sa cityhood na yan, ano, Dennis? Ang sabi ng No to Cityhood Coalition, hindi naman daw talaga permanenteng no sila sa pagiging city. Ang sa kanila lang daw ay sana inihanda muna ang Calaca, katulad ng mga public hospital, public colleges, ay mga maayos sa kalsada kasi mayroon pa daw mga barangay na hindi maayos ang kalsada, mayroon pa mga barangay na walang elementary schools, at isa pa sa kanilang kinatatakutan ay tataas daw yung buwis na babayaran nitong mga taga-Calaca kung ito ay magiging lungsod, Henry. Well, may punto rin, ano? May punto rin, Dennis. Especially dun sa pagbubuwis. Kasi nga naman, pag lungsod ka na, medyo mataas na yung mga buwis, ano? Pero, kung may infrastructure na kinakailangan, inaasahan
na magiging lugar na para mag-invest yung mga businessman, no? Dahil meron na ng infrastructure, meron ng mga kalsada, magaganda na yung kalsada, mas murang labor kung tutuusin kaysa sa syudad, mas maluwag, at medyo malapit sa Metro Manila, no, Dennis? Oo. Yes, actually itong Kalaka, isa ito sa nakitaan na mabilis yung pag-ulan dahil mula sa pagiging baryo lamang dati ito ng bayan ng Balayan, ngayon ay napakaraming mga pabrika dito, andito yung mga power plant, Henry, marami na ding mga negosyo nakatayo dito. At mula nung early 2000s ay mga mga second, third class municipality lamang, pero ngayon first class na ito, at kaya nga lumaki na din yung income, naging first class municipality, naabot na yung nire-require ng batas para maging lungsod yung income na 100 million plus ang dapat revenue niya. So pasok na yan. Ang populasyon lamang yung medyo mababa pa, nasa 99,000, pero yung tatlong criteria para maging lungsod ay isa lamang yung hindi pasok nga, ito yung populasyon, pero dapat daw ay dalawa doon sa tatlong criteria ay pasok, kaya pinabura na ito na maging lungsod, ay sinusulong na maging lungsod, Henry. Kamusta naman ay yung panahon, Dennis? Dahil yun nga, may influensya yung bagyong si Henry Sanorte dyan sa Batangas. Bagamat walang signal ng bagyo dito sa Batangas, ramdam si Habagat, yung pinalalakas nito si Bagyong Henry, magdamag na napakalakas ng ulan, may kasama pang malakas na hangin. May papakita akong video ngayon sa inyo. Ito ay sa Lemery, Batangas, sa may bypass road, sa may diversion road. Hirap makadaan yung mga sasakyan dahil sa mataas yung baha. Yung mga maliliit na sasakyan, nahihirapan nga dumaan dyan, Henry, dahil mataas yung baha sa lugar na yan. Yan ay sa may bahagi ng Lemery papunta doon sa may direksyon ng way papunta dito sa Kalaka, Batangas. So, yung lugar namang yan ay laging bahain, Henry. Oo, pero siguro mag-iingat na lang yung ating mga kababayan, no? Diyan sa Lemery, yan ang way papunta ng Kalaka? Yes, kung galing ka ng Taal, galing ka ng Batangas City, yung Lemery area, yung Lemery, yan ang daan papuntang Kalaka, kasi magkatabi lang ang Lemery at Kalaka. Pero kung galing ka lamang Cavite, pwede ka lamang Tagaytay ang daan pababaan nitong Kalaka. So ibig sabihin, kung nangyari yan, may pagbaha dyan sa Lemery, siguro dapat na rin mag-ingat yung ating mga kababayan. Hindi lamang dyan sa Lemery, kundi sa ibang bahagi ng Batangas. Okay, maraming salamat, Dennis Dato, sa iyong report. Thank you.